Yung libro ko talaga hindi talaga matatapos yun. Grabe. Hindi talaga matatapos yun kung hindi dahil kung hindi nagkaroon ng COVID-19. Kasi sobrang busy eh. Sobrang busy talaga kahit yung weekend wala kang time magsulat. Pag ano naman yung weekdays naman as in wala kasi pagod ka na sa trabaho eh. So salamat sa yun yung magandang naging impact sa akin ng COVID-19. Okay, may malungkot man pero may naging positive impact naman. Okay, yung last question, sino mga gusto mong pasalamatan at mensahe mo sa mga mahal mo sa buhay? Ang mga gusto kong pasalamatan ay syempre si Lord. Unang-una si Lord. Lord, ikaw ang nakakaalam na lahat. Salamat sa bawat araw na hinahayaan mo pa akong mabuhay. And sana matupad ko po yung mission na nilaan mo sa akin. At syempre, gusto kong pasalamatan ang nanay ko, ang nanay President Sino, ang family ko, mga kaibigan, si Case, si Box, si Hilds, Forrest, Tito Junior, at lahat ng mga kaibigan ko. At ang masasabi ko lang, pinost ko to kanina sa Facebook. Ang sabi ko ay, kapit lang. Habang tumatatag ang pananampalataya mo, mas lalong ginagalingan ng kalaban mo. Okay, ulitin natin yun ha. Habang tumatatag ang pananampalataya mo, mas lalong ginagalingan ng kalaban mo. Kaya magdasal tayo lalo. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Habang lumalalim ang pananampalataya natin sa Panginoon, dun tayo lalong sinusubok ng Diyos. Ay, hindi pala. Mali. Habang lumalalim yung pananampalataya natin sa Panginoon, dun tayo mas lalong sinusubok ng kalaban natin. Kalaban natin ay si Taning. Diba? Kasi yun yung mas makakapagpasaya sa kanya na, ha? Kala mo, yung sino pa yung mga parang mas nagiging close lalo kay Lord, yun yung pinakamalaking panalo nila eh. Paano nila ginagawa? Paano ginagawa ni Taning yan? Dalawang bagay yung naisip ko ah. It's either bibigyan kanya ng mga material na bagay o kaya bibigyan kanya ng matinding pagsubok. Yun. Pero tandaan natin, pag rooted tayo kay Lord, kahit sino pa ang sumubok sa atin, ililigtas at ililigtas na tayo. Thank you. Bye-bye.